everybody, and welcome back to my YouTube channel. And syempre, nandito tayo sa labas, pero papasok pa rin tayo sa loob. Alam mo na kung bakit? Kasi alam nyo na nakakatsakot po rin sa labas. Kaya, go lang tayo dito sa labas, pero mamamalengki lang tayo dahil sa may gagawin tayong masarap na luto na gusto ko na i-share sa inyo, na ito ay ginamit ko rin dati. Ginamit talaga. Ginawa ko rin pala dati. At nasarapan po ako, sana ma-share ko lang po sa inyo kung ano po ang masarap na lulutuin natin today. And sana po dyan lang po kayo and enjoy our luto-lutuan portion sa bahay lang. Pero mamamalengki muna ang lola mo. And enjoy mamaya. Bye! One eternity later. Kapamalengki na tayo at alam ko na ready na rin kayo sa pagtingin ng aking luto-lutuan portion. Kaya alam nyo ba kung bakit hindi muna ako masyadong lumalabas? Nag-iingat din po ako at pasensya na po kayo talaga sa aking mga channeling. At sana na may natututuhan po kayo. Hindi lang po basta channeling to, no? Pag lumalabas po ako, pinapakita po yung Japan sa inyo. Pag nasa labdaman po ako ng bahay, nasi-share ko sa inyo kung ano yung dapat kong lutuin sa araw na ito. So ngayon, ang lulutuin natin ay chow pao. Chow pan? Chow pan pala ang tawag sa kanya. Chow pan. So, try natin gumawa ng version Wedas chow pao version. So sana po ay mag-enjoy kayo. Ang gagamit dito po sa chow pao, marami po tayong gagamitin na oil kasi po yung oil po talaga ang basic niya. So dapat kung gagamit po tayo ng oil sa mga meron nararamdaman sa katawan, dapat po ay gumamit po tayo ng natural or organic oil. Pag wala naman po, okay lang naman po yung natural oil natin diyan sa Pilipinas. So sana mag-enjoy kayo sa ating chow pao version ng Weda. And sana ay mag-enjoy kayo diyan. See you later. Everybody, let's start na po sa ating mga ingredients. Syempre, ang unang-una po nating kailangan ay ganitong Chinese fry pan. Pwede naman po yung fry pan niyo sa bahay, pero mas maganda po talaga pag ganito yung fry pan ninyo, no? Tapos, ano pa ba? Kailangan natin ng oil. Lalagay ito sa fry pan. And syempre, meron tayo ditong baboy na giniling. Vegetable, mixed vegetables. Sibuyas, dahon ng sibuyas. Oyster sauce. Hotdog. Hotdog nyo sa inyo. Or kung wala kayong hotdog, okay lang naman po. Depende po sa gusto nyo ilagay sa chow pan ninyo. So, meron din tayo dito bacon. Dalawang itlog. Tatlong cup na kanin. Tapos, meron tayong salt. Paminta. And, syempre, yung gusto nyo ilagay sa pampalasa. Doon sa ano nyo. Or pwede rin po itong yung bechin. Ganyan. Pwede rin po yan. Okay, let's start na po sa ating procedure. So, ayan na, start na tayo mga bakla. Ito na ang ating paggawa ng ating chow pan na paborito ni Miguel Bautista. So, let's start na magbuksan ng ating kalan. Siyempre, buksan natin ang kalan natin, di ba? Ganyan. Tapos, medyo basa-basahanin na naman natin yung gilid-gilid. Huwag tayong madumi. Dirty is hindi maganda sa kusina. Dahil dyan po tayo nagluluto ng ating food. Lagay tayo ng mantika. Ayan, ganyan. Ang gagawin natin sa mantika natin ay pipritohin natin yung lahat ng mga ingredients, no? Halimbawa, patayin natin uli, Ayan. Katulad ng ito, giniling. Ayan. So, ayan. Medyo mix natin siya, mga bebe, ha? Pagkatapos ng mintika, yung mga raw na mga pagkain ang dapat nating lutuin. Yan. Ganyan lang, no? Hindi ako professional, kaya wag niyo akong i-bash na hindi ako nag-aral sa cooking. Wala naman natin ang ating bacon. Bacon. So, hinaan natin yung apoy natin kasi hindi pa naman tayo sa bacon muna. Bacon. Wow. Parang mukhang masarap na siya. Hindi pa sa mga. So, lalagay naman natin yung ating mixed vegetable. Mixed vegetable. Sarap itong gagawin natin kasi medyo may corn pa siya. So, may green peas at saka carrots.
Diba? Pang mayaman lang ang peg. So, yan. Halu-haluin muna natin siya, no? Ganyan. Buwang masarap na siya. Hindi pa siya nag-resort. Tapos, lagyan natin yung ating ano ba yung tayo? Hot dog. So, dyan, mag-start tayo dyan. Ang gagawin natin ay lalagyan natin ang seasoning ng mga yan. Ano? Una-una, lalagyan natin ng paminta. Paminta. Salt. Konti-konti lang mga bakla. At baka dumami yan. Alam niyo naman ako, thick to ang tawag sa akin. Hindi ganun ka-perfect. At saka yung seasoning natin, lagay na rin natin. Ano? Seasoning. Kina-transfer na natin siya dito, no? I-set aside muna natin siya. So, ang gagawin natin, yung mantika na ginawa natin, huwag nating hugasan dahil Chinese, ano po ito, binili ko pa yan talaga para sa inyo, mga bakla. Lalagyan natin ng maraming mantika. Kaya yung mantika, kung sinasabi ko sa inyo, bumili kayo ng healthy mantika dahil ang natural po talaga sa pagpa-fry ng ganito, maraming mantika. Nalula kayo, di ba? So, ayan, lalagyan natin yung kalahating kanin lang. Ay, di muna. Lagay muna natin yung ating egg. So, hinaan natin yung apoy. Lagyan natin yung egg. Egg natin. Tapos, dito natin yung apoy. Ayan. Okay ba? Ganyan ang dapat, no? So, lalagay na natin yung kalahating kanin natin. Kanin, kalahate. Recap to, kaya yung kanin na kalahate, ang lalagay natin yun na. Medyo hiwalay na siya ng mga bakla. Marami po talaga ang mantika ang gugugulin nyo sa paggagawa ng ganito. Ano? Huwag po kayong matakot sa mantika dahil ang mantika ibabalutin niya ang bawat kanin. Okay, hinaan natin yan. Ang gagawin natin dyan ay lalagyan natin ng unang-una, tutuyuan natin. Tuyo. Tapos lagyan natin siya ng Mr. Sauce. Huwag po tayo maging professional, ano? Kasi, Mr. Sauce, konti lang. Mr. Sauce is oyster sauce, okay? Huwag kayong ano dyan. Oyster sauce yan. Yan. Dapat konti-konti lang mga natay, ano? O, may kulay na siya. May kulay na. Oy, doy, doy. May kulay na. So, ilalagay naman natin yung natirapang kasi hindi natin makahalo lahat yan kapag hilagay natin lahat. Talagang halo-halo lang effect na ito, no? Ayan, tumataltik-taltik pa siya. Ganyan talaga ang totoong nagluluto, ano? Tumataas ang presyo ito pa rin mamadali. Ganyan talaga, talsik-talsik lang yan mga bebe. Konting lang ito ha. Huwag tayo magmagaling-magalingan kapag hindi naman tayo sakto. Tapos lagay natin ang ating dahon ng sibuyas. No? Open, close, okay lang yan. Lahat po ay nagsisimula sa start. Kaya huwag tayo magmagaling-magalingan na kala mo magagaling tayo. Ayan. Diba? Wow, ang sarap niya na. Tingnan nga natin. Ay, ang sarap niya na. So, ilalagay na natin ang ating jam.
yung ating toppings na ilalagay sa akin. Sure ako bakla. Masarap to. Paborito nga talaga ni Miguel to. Ayan na Miguel. So, ayan. Saan natin ihahalo-halo. Oh, hindi na kayo pupunta sa ano, di ba? Mas makakamura kayo kapag gagawa kayo sa loob ng bahay ninyo. Mas makakamura kayo, bebe. From. Di ba? Yan. Perfect na dish. So, maganda na yung kinalabusan ng ating... Jiren! Ang ating chow pow! Nakagawa na tayo ng chow pow. Diba sabi ko sa inyo, madali lang siya. Kaya dapat huwag tayo nagmamadali pag nagluluto tayo kasi pag more na minamadali mo, patayos hindi lang po kayo ng ano muna ninyo kapag hindi kayo professional. Kasi lahat naman tayo nag-start sa hindi... Sa start? Sa hindi professional. Kaya mag-start tayo ng magandang... Chow pow, try niyo po yan sa bahay niyo. Mas masarap, meron talaga siyang corn. Kasi po yung corn, nakakapagmatamis po siya ng ating chow pow. Okay? So, sana nag-enjoy po kayo dyan. Sana po ay gawa din po kayo sa inyong mga sariling bahay. Dahil chow pow is real, pwede na po itong ulam. Kahit wala nang ulam, ito na lang ang kakainin nyo. And before I close this vlog again, gusto ko lang pong i-shout out ang aking pamangkin. Actually, marami po siya talagang tagyawat noon. Sobrang madami nagastusan ko na po siya kasi naaawa na rin po ako sa kanyang muka. So, yan. Ang ginawa niya, na-discover niya yung itong sinasabi ko nga na RXY Skin Beyond Youthful Starter Kit ang tawag po sa kanya. So, maganda rin po ito para din siyang rejuvenating. Kasi po usong-usong ngayon rejuvenating. So, hindi po talaga ako ang nag-start noon. Si Rosalie B. Fortuna po. Ting! Sa kanya po kayo mag-order kasi maganda po talaga ang kanyang ano, rejuvenating. Sa totoo lang, gumanda, kuminis talaga yung mukha nun. As inagulat nga ako sa kanya, bakit glass clean, ay, glass skin na siya, glass clean tuloy ako sa kanya. Glass skin na yung mukha niya kasi nga gumagamit nga daw siya. Sabi niya, hindi naman talaga nagpo-promote siya because gusto niyang kumita. Actually, gusto niya lang niyang i-share yung kanyang product sa mga taong nagdadamihan din ng mga tagyawat. Pero hindi ko yun... Hindi ko product yun. Product din ni Budang yun. So, sana po, mag-try din po kayo sa kanya kasi rejuvenating din po siya. Hindi po ako binayaran ng product nila. Gusto ko lang pong i-share sa inyo. Sa mga nanood ng aking Chow with us Chow Pow ano original, ang Chow Pow ko, pampaganda ng buhay, pampahaba ng buhay. Sana po ay mag-enjoy po kayo, magaya niyo po sa bahay ninyo at siguradong magugustuhan to ng pamilya ninyo. Yes, let's make a habit na kakain tayo pero magluluto tayo. Huwag lang tayong bili ng bili. Luto-luto rin po tayo at enjoy. Salamat po for watching. See you. Bye!